Sa budget na below 10,000 pesos, makahanap ka ba ng isang smartphone na kaya makipagsabayan sa day-to-day usage mo o sa gaming kung gamer ka? Ang sagot dyan ni Tecno ay ang POVA 4 Pro. Pero ang tanong, sulit ba siyang bilhin? Ano nga ba yung mga pros and cons niya? Hey guys, James here at welcome sa ating channel. Pag-usapan natin lahat ng yan dito sa ating Tecno POVA 4 Pro review. So, simulan natin ang video with the unboxing. Ito ang retail packaging ng Tecno POVA 4 Pro. Medyo shiny gray box siya with some specs sa gilid. Buksan natin kanyang box dito at bubungad sa atin agad ang phone. Ilagay mo natin siya sa gilid para makita natin yung iba pang laman ng box. Pagtanggal natin sa divider, makita natin yung 12 plus 1 month warranty card, ang manuals niya, at ang kanyang jelly case. Doon naman sa maliit na box ang kanyang USB Type-C cable, ang kanyang basic headphones at ang SIM ejector tool. At ang panghuli ay ang kanyang 45-watt charger adapter. Okay, balik tayo sa phone at tanggalin natin yung kanyang plastic sleeve at yung mga stickers sa likod para walang nakaharang sa kanyang back design. Power on na natin siya ngayon at ilagay ang kanyang case at mag-setup na tayo. Habang nag-setup po ako, paalala ko lang po sa inyo na ang Tecno POVA 4 Pro review ko po ngayon ay hindi sponsored or provided ni Tecno at binili ko po ito ng sarili kong pera. Wala din silang control sa mga sasabihin ko at lahat ng opinion ko po dito ay galing lang sa akin. At kung interesado kayong bumili ng Tecno POVA 4 Pro, ilalagay ko ang mga links kung saan kayo makakabili sa description sa ibaba. So, sisimulan po natin ang review sa isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Tecno POVA 4 Pro at ito ang design. Ayon kay Tecno, ang inspirasyon ng POVA 4 Pro design nila ay galing sa nickel iron crystals ng mga octahedral meteorites na ang tawag ay Thomson structure. May German term sila na binanggit sa website pero hindi ko na babanggitin dahil ang hirap i-pronounce. Pero ang masasabi ko lang dito ay isa sa mga pinaka-unique at out of this world designs na nakita ko sa mga smartphones ngayon. Pun intended. Lalo pa siyang naging mas unique sa kulay niya ngayon na pinili ko, ang tawag sa kanya ay Rutile Orange. Pero kung ayaw mo naman ng orange color, available naman siya in two other colors, ang Fluorite Blue at Uranolith Gray. Ang back panel niya ay matte finish para iwas sa fingerprints at smudges. May branding sa right side at yung camera module ay may konting bump pero ito yung nagbibigay ng illusion na akala mo ay kurbada ang likod pero flat lang naman siya in real life. Hindi na ko aangal pa sa kanyang plastic frame at back dahil sa kanyang price range dito. Pero siguro ang isang nitpick ko na lang ay yung placement ng volume buttons at nung fingerprint scanner combo. Medyo mababa lang siya kaya mahirap pindutin pag medium to large hands ka. Isa sa pang nagustuhan ko dito sa Tecno POVA 4 Pro ay ang kanyang display. Naka 6.66 inch Full HD Plus AMOLED display siya na may 90Hz refresh rate at may maximum brightness hanggang 450 nits na kayang tumaas pa ng 500 nits pag nakatapat sa araw sa labas. Sa kanyang front design, pinili ni Tecno na gawing dot drop notch ang placement para sa selfie camera at ang kanyang chin ay hindi naman gaano kakapal. Pero hindi na ako aangal pa dahil AMOLED na ang kanyang display dito sa phone na ito. Pag ginawa kasi nilang punch hole, eh paniguradong magmamahal ang presyo ng phone na ito. Yun nga lang, ingatan nyo lang yung display dito dahil wala siyang Gorilla Glass or any kind of protection para hindi mabasag o magkasigasan ang screen kaagad. Though, may kasama naman siyang pre-applied screen protector, so okay na. Pagdating sa scrolling sa Twitter, TikTok, Instagram o sa Facebook, eh sobrang smooth niya at walang choppiness sa screen. May option ka na ilagay mo siya sa 60 or 90 Hz pero pwede naman yung auto mode. Pero kung akong papipiliin nyo, I will go 90Hz para sulit naman yung binili ko. Pag manonood ka sa Netflix, very sharp, detailed, at vibrant siya. At pag may dark scenes, eh black na black talaga siya. At since AMOLED ang kanyang panel, available ang kanyang always-on display kung gusto nyong makita ang oras at kung may nag-text sa inyo. Yun nga lang, pagdating sa color accuracy, napansin ko na parang on the cooler side yung display niya na medyo angat yung mga blue colors. Unfortunately, hindi mo kayang i-customize ito through settings. Also, isama ko na lang din dito sa review na to na pag naka 90Hz mode ka, may display or brightness shifting o nag-iiba ang timpla ng display pag hindi ka nagsascroll at mababa ang inyong brightness. Makikita nyo to dito sa video na ito kung ano yung ibig sabihin ko. Pero pag naka 60Hz or auto mode ako, eh wala naman siya.
Sabi ng mga nakausap ko, eh normal lang daw ito sa mga AMOLED panels. Pero ipapakonfirm ko pa ito. Lalagay ko na lang ang sagot sa comment section sa ibaba. So pag-uusapan naman natin ng processor ng Tecno Boba 4 Pro na masasabi kong good choice na for its price point. Meron siyang 6nm MediaTek Helio G99 chipset na may 8GB of DDR4X RAM na may 128 or 256GB ng UFS 2.2 storage. Itong aking unit ay ang pinakamataas na storage capacity. Sa ganitong combo ng RAM at storage, eh hindi ka naman mga problema pa sa kanyang performance. Pero dinagdagan pa ni Tecnong features dito sa kanila tulad ng virtual RAM called Memfusion at ang kanyang dual SIM tray ay may dedicated slot for microSD. Hindi ko lang sure kung ano ang maximum capacity nito, pero sa tingin ko, eh, hanggang 1TB ang kaya niya. In terms of casual day-to-day usage, eh, sobrang smooth ng G99 at walang masyadong problem in terms of multitasking at paggamit ko ng phone for a long period of time, salamat na rin sa kanyang onboard RAM. Naalala niya yung mga recent open apps ko dito, pero hanggang 6 lang from my 1 week of test bago siya mag-refresh. Dito sa susunod na test natin tungkol sa performance, bibigyan ko ito ng exemption na mag-Antutu benchmark for this phone. In my honest opinion, kasi hindi na kasi reliable at trustworthy ang mga benchmarking tools dahil madali po kasi siyang dayain. Hindi na po ako magbabanggit pa ng brand, pero isang Google search nyo lang at makikita nyo na po ang mga news articles about benchmark cheating. Pero mamaya ipapakita ko na lang sa inyo ang real-life gaming test ng POVA 4 Pro. Anyway, after ko pong mag-Antutu benchmark, ang lumabas na score ay 375,297 points. Ang score po nito ay bago po akong mag-install ng maraming games sa phone na ito. Well, not bad na rin in this price point. Dumako na tayo sa gaming test ng Tecno POVA 4 Pro. Simula rin sa Asphalt 9 na kaya ang high settings dito. Makita natin sa video na smooth ang kanyang gameplay kahit may mga slow motion effects pag may nabangga kang kotse o kung gagamit ka ng Nitro. Pagdating naman sa Altos Odyssey, wala siyang delay pag magpapress ako sa screen para umiwas yung character sa bato at pagtatalon siya sa bangin o sa hot air balloon. Sa Call of Duty Mobile naman, sa mga nagtatanong sa akin na itry ko daw ito with Gyro On, with Battle Royale at multiplayer, eh good news! Wala siyang delay pag mag-aim ka from left to right or up and down. Smooth din siya at walang lag pag gagamit ka ng smoke grenade. Yun nga lang, hanggang medium graphics at high frame rate lang ang kaya ng phone na ito. Sa PUBG Mobile naman, hanggang HD graphics at max frame rate ang kaya na Tecno POVA 4 Pro. Wala naman ako nakitang frame drop or lag nung nag-VR mode ako dito. Sa Mobile Legends naman, medyo sad lang ako nung nag-check ako sa settings. Wala pang ultra graphics dito. High lang at high refresh rate lang din siya. Pero on my gameplay ha, wala siyang lag or frame drops, lalong-lalo na nung mag-enemy clash at battle. Solid na solid pa rin naman talaga siya dito. At last but not the least, ang pinaka-heavy game sa lahat, ang Genshin Impact. Ang marirecommend ko lang dito ay yung lowest settings. Pag tinasan nyo kasing settings o yung FPS, eh tumataas yung aking ping at nagre-recommend minsan. Kaya stick to lowest na lang. At kung gusto nyo malaman ng game test para sa Pokemon Unite, Apex Legends Mobile, League of Legends Wild Rift, Free Fire Max, at Diablo Immortal, eh meron tayong full-on gaming test para sa Tecno POVA 4 Pro at i-upload ko siya sa aking main account, ang TechMNO. Maglalagay ako ng card dito sa itaas. At panghuli sa mga nagustuhan ko sa phone na ito ay ang battery life at charging ng Tecno POVA 4 Pro. Maliban sa battery efficient na processor, nilagyan ni Tecno ang phone na ito ng napakalaking battery. 6,000 mAh capacity to be exact. Dito pa lang eh, masasabi ko ng matutuwa ang mga gamer sa average screen on time na experience ko dito sa phone na ito. Sa isang linggong testing ko dito sa Tecno POVA 4 Pro, eh lagi ako nakaka 9 hours ng screen on time. Take note ha, heavy usage pa yan. What more pa kung casual to medium usage ka lang? Which, may isang araw nga akong hindi naglaro or nag-heavy use, eh umabot ako ng hanggang 11 to 12 hours ng screen on time. Grabe talaga. At ang mabuting balita pa, eh hindi tayo mahihirapang i-charge ang phone na ito dahil ang kanyang 45 watt hour adapter na kasama sa box, eh kayang mag-full charge ng more or less than 1 hour and 30 minutes. Goods na ito kung gusto mong bumalik agad sa paglalaro. Pero syempre, gaya sabi ko lagi sa mga phone reviews ko, hindi lahat ng phone ay puro advantage lang. Meron din niyang kakibat na disadvantage dahil wala namang perfect phone sa mundong ito. Sa love life nga, wala namang perfect. Sa phone pa kaya?
Sorry, joke lang po. Kaya pag-uusapan naman natin ang mga hindi ko nagustuhan sa Tecnopova 4 Pro. Pero bago yun, kung na-enjoy mo itong video na ito, huwag mong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag mo na rin kalimutan na i-click ang bell icon para updated kayo sa mga bago nating videos. At i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at ang pinaka-importante ay sa TikTok kung saan ako mag-a-announce ng mechanics para sa ating giveaway na itong phone gamepad at iba pang prizes na saktong-sakto this Christmas season. Alright, pag-uusapan na natin ang mga hindi ko nagustuhan sa Tecnopova 4 Pro at sisimulan ko sa isa sa pinakasakit sa ulo ko sa isang buong linggong paggamit nito at ito ay ang software at user interface na iOS 12 on top of Android 12. Bago ko bumili itong phone na ito, matagal na akong nanonood ng mga videos ng Tecno at Infinix phones since marami sa inyo ang nagre-recommend nito. At isa pala sa mga parent company nila ay ang Transsion. Doon pa lang ay nagkaroon agad ako ng first impression sa UI nila na medyo may UI sa pagka-heavy skin Android interface. Pero sabi ko sa sarili ko, matry ko muna bago ko mag-full-on critique mode. At pagbili at pagka-setup ko dito, hindi nga ako nagkamali. Pag sinabi ko pag-aaralan mong maigi ang kanyang UI, kailangan mo talaga magkaroon ng learning curve dito. Pinakaayaw ko sa kanya ang kanyang alphabetical list icon menu screen. Wala rin option na mawala ang recent apps tab sa taas na may heart sign at kailangan mo pa talagang i-manually hide ang app isa-isa? Bakit? Kung person tayo gara launcher na isang continuous app list lang siya, ito, literal na kahiwalay ang app base sa kanyang unang letra. Ang ending, laki ng wasted space sa gilid. Okay lang sana kung ang phone ay hindi malaki ang screen at naiintindihan ko pa dahil hindi ako mahihirapan na abutin ang app kung ang phone ko ay palaging nasa right hand at yung app ay nasa left side ng screen. Napansin nyo, lagi kong sinisqueeze yung kamay ko doon. Kaya ang ginagawa ko na lang ay nagda-download ako ng Nova Launcher Prime para maayos ang problema na nararanasan ko sa kanyang home screen interface. Pagdating naman sa kanyang user interface, nahihirapan ako na mapindot yung tama yung shortcut sa kanyang control center na katulad din sa MIUI. Sobrang liit at halos magkakalapit ang spacing ng bawat shortcut dito. Sa home screen naman, ang daling maglagay ng app sa home screen mula sa app list. Pero ang hirap nang mag-delete doon sa app menu, lalong-lalo na pag gusto mo ng multiple deletion. Ha? Bakit ganun? Doon sa kanyang settings naman, sobrang gulo ng mga features. Katulad ng gusto mong ma-access ng Bluetooth settings, kailangan mo pang pindutin yung more connections para makita mo lang yung Bluetooth options. Ha? Kaya kung kayo po ay ang isang tipo ng consumer na gusto nyo ng user-friendly ang interface niya, hindi ko po ito mare-recommend sa inyo. Tinalo pa nitong MIUI sa pagiging sobrang messy sa settings at mga design choices. Since malalaki ang phone size ninyo, sana naman Tecno na gawin nyo namang malalaki o 100-friendly ang software designs po ninyo. At isa sa pinakaayaw ko sa iOS 12 ng Tecnopova 4 Pro ay ang mga bloatwares at mga ads na hindi matanggal-tanggal. Unahin ko muna yung bloatware. Papagbibigyan ko isang UI kung ang apps na hindi mabubura at wala namang silbi sa firmware ay hindi bababa sa 5. Pero mukhang nakuha natin ni Tecno ang record sa pinakamaraming bloatware sa kasaysayan ng UI skins ngayon. Mula sa AHA Games, Carl Care, High Translate, My Health, Palm Store, Technospot, WeZone at Xshare Mini ang ilan lang sa mga bloatware na hindi mabubura na hindi naman natin magagamit parate. Kaya kung bibili mo ang 128GB na storage, asahan nyo na hanggang 100GB na lang ang matitira sa overall storage ninyo. Pagdating naman sa ads, kung medyo naiinis ako sa mga ads ng first party apps ni MIUI to sa security app, pero pwede mo naman siyang pigilin, dito sa iOS, kahit gusto mo talaga siyang tanggalin, gusto mo nang i-disable yung app, pero hindi talaga mawala-wala ang ads na lumalabas sa screen ala pop-up notification sa taas. Pagdating naman sa camera, ang Tecnopova 4 Pro ay consist ng 15-megapixel dual camera setup na harap naman niya ay sa selfie camera ay 8 megapixels na may extra LED flash din which is unique in this price segment. Ang hindi ko lang maintindihan, anong silbi ng second lens dito sa likod? Sabi ng iba, AI lens. Sabi ng iba, depth camera. Pero kung ano man ito, istorbo lang ito sa buong phone specs para lang ba matawag na dual camera setup? Anyway, day shots ay okay naman pero may subjects na wash out ang kulay, medyo grainy sa ibang kuha na nahihirapan ng sensor pag kukuha is against the light tulad nitong picture na ito.
Pag ginamit mo naman ang kanyang 50 megapixel mode, mas sharper siya kaysa sa default mode, pero ang dynamic range lang ay hindi nagle-level up dito. Mas prefer ko itong kuha sa 50 megapixel mode, pero ang problema lang ay malalaki ang kanyang file size na 17 megabytes pataas. Sa night shots naman, pwede na rin, pero katulad sa day shots, wash out ang kulay at may isang pagkakataon pa nga na parang watercolor painting yung kuha ko, lalo na pag zoom in mo. Pag naka night mode naman, tataasan niyang brightness pero may subject na i-blown out ng software para maging bright lang ang kuha. Sa selfie naman ay okay naman, may ilang shots nga lang na may konting softening sa mukha ko, pero the rest are sharp at detalyado. Doon lang ako may konting nitpick sa portrait mode dahil may area sa aking buhok at sa gilid ng ulo ko na hindi na blurred. Night shots naman ay serviceable at may konting tulong naman ang selfie light niya sa harap. Pero I suggest na mag-selfie kayo nang hindi naglalakad pag nagka-flash dahil magiging ganito ang kuha ninyo. Sa video naman niya, hanggang 2K resolution siya hanggang 30 frames per second. Pero kung gusto niyo ng stable na shots, kailangan mong ibaba ng resolution mo to 1080p. Ang results naman ay sharp sa 2K resolution pero may instances na grainy ang ibang subjects sa video. Hey guys, so ito ang ating front-facing video test para sa Tecno Poba 4 Pro. Ito ang resolution niya ay 2K at 30 frames per second. At kung gusto mo mag-activate ang Electronic Image Stabilization or EIS, kailangan mong i-downscale yung resolution mo into 1080p at 30 frames per second. So ito yung ating sample video and audio test. Pero masyado maliit ang field of view, so kailangan mong lawakan yung kamay mo, extend pa yung arm mo para kita ka sa buong frame. So what are your thoughts about the video quality? Sound off the comment section sa baba. At dagdag ko na lang din sa selfie video niya na same grainy issue din ang napansin ko dito like sa rear camera. Bago tayo mag-final verdict, mag-fast track tayo sa mga ibang specs ng Tecno Poba 4 Pro. Ang speaker niya ay okay naman, malakas, pero ingat lang tayo sa mga bass heavy na kanta at pag naka-full volume ito dahil medyo magiging distorted ng slight ang tunog. Sa Wi-Fi, mabilis naman ang kanyang 2.4 at 5 GHz band. Bluetooth connection ay okay naman, walang connection drop. Pagdating sa kanyang 4G LTE signals, stable din ang speed niya dito. Wala siyang 5G by the way. Ang fingerprint scanner ay mabilis. At ang kanyang 10W reverse charging ay very helpful kung mag-charge kayo ng mga small gadgets tulad ng True Wireless Earbuds. So, bago ang aking final verdict, alamin muna natin ang kanyang SRP. Para sa 128GB model, available siya for only 9,699 pesos. Habang max 256GB variant naman ay nagkakahalaga ng 10,299 pesos. Ang pinaka-importanting tanong ngayon, mararecommend ko ba sa inyo ng Tecno Poba 4 Pro? Ang sagot ko ay, oo naman. Pero, hindi sa lahat. Explain ko sa inyo. Kung ikaw ay budget gamer pero gusto mo ng isang phone na kaya mga games na kahit medium graphics lang naman, naka AMOLED display, mataas sa 60Hz ang kanyang refresh rate, matagal malobat at mabilis mag-charge, wala kang nanghahanapin pa kundi ito na talaga. Kung magkoconsume ka lang naman ng mga video sa Netflix or YouTube or casual user ka lang naman, bagay na bagay din sa iyo itong phone na to, given na may Widevine L1 ang Poba 4 Pro. Yun nga lang, kung hindi ka naman gamer at gusto mo ng magandang camera at maayos na user interface at matagal na software support sa phone mo, pasensya na at hindi ko sa iyo ma-recommend tong phone na to. Maraming bloatware na hindi matatanggal sa kanya, magulong user interface, at may mga ads na nakaka-istorbo sa paggamit ng phone. I'd rather yung ibang cell phones na lang suggestion ko tulad ng Narzo 50 LTE or kung gusto mo naman ng AMOLED, yung Realme 10. Yun nga lang, magdadagdag ka nga lang ng extra cash para mabili mo yun. Pero at the end of the day, ang Tecno Poba 4 Pro ay isang napakagandang smartphone. Napagsama nila ang isang AMOLED display, capable sa chipset, malaking battery at fast charger sa isang phone na below 10,000 pesos. Home run na sana talaga siya kung okay yung software niya in my honest opinion. Pero if you can live with it, then solid na solid choice na itong phone para sa inyo. At kung gusto mo mapanood ang iba kong mga videos at reviews, click mo lang ang mga videos na nandito sa screen. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking mga channels. Again, my name is James at see you sa next video.